Napakabisi pala namin ngayong araw na to. Of course, dadalhin namin kayo kung saan kami pupunta for today's video. Yan nga, umaga pa lang before pupunta si Matt sa paaralan kasi ngayon guys, ako yung papasok sa paaralan ni Matt. And ako yung maghatid sa kanya, hindi ako yung pupasok. Kasi nga guys, gusto kong makita kung meron ba talaga silang CCTV o wala. Nakikita nyo, si Tata ay himbing na himbing pa rin yung tulog kahit napakaingay ni Lily. Kanina pa yan siya gumising guys, pero na-feel niya na hindi namin siya dalaw kaya grabe yung iyak niya. Na siya sa kakaintay sa akin kaya umiyak na siya ng todo-todo. Yan, buksan na natin yung window para gumising na ang lahat ng tao dito sa bahay. Kailangan ko na palang bihisan si Cordapio para ready to go na siya mamaya. Sabi, ang dami ko talagang gagawin ngayong araw na to. Meron pa akong mga piluin, oh. Tapos, naglaban na naman ako. Ihahang ko pa yan mamaya. Always, kailangan natin sulitin yung ating oras, no? Kasi natin alam kung buhay pa tayo bukas, char lang. Kaya hindi na umiiyak si Lily, guys, kasi nakikita niya na yung mukha ni Tata. Of course, at the same time, tummy time din yun siya. Kita niyo naman si Tata, tulog na tulog pa rin kahit nandyan na sa kanyang harapan yung kanyang daughter. Hindi na lang si Matt seryoso sa pagbibuild ng mga Lego dito, oh. Para magising si Tata, kailangan nating bumaba para gumawa ng kanyang kape. Na nga, dinala ko rin si Cordapio para hindi siya mabore doon sa taas. Of course, hindi lang para kay Tata, para sa akin din, no, magmamilo din si Oka. And maghanap muna tayo dito ng magandang baso. Akong nagustuhan dyan, so punta tayo dito. Natapos ko na tong hugasan kahapon. I mean, yung machine. Yun na, may solar panel kami. So guys, nagsasani-sani na dito sa amin kaya ginagamit ko na yung machine na ito. Pili ko ay yung I'm Yours and Australia. O diba? Manifesting Australia. Pag-akyat ko, ito na yung nakikita ko sa kanilang dalawa. Kaya pala umiyak si Cordapia kasi napuno yung kanyang ilong ng sipon. Si Matt, naglaro na naman siya ng Lego and tapos na akong mag-prepare sa kanya, mag-milo-milo na si Oka. Si Tata, hindi pa rin siya tapos sa pagkuha ng sipon ni Lily. Kung sa kanya, bilisan muna kasi malapit na yung oras. Nga guys, after naming ihatid si Matt sa school ay pupunta kami sa clinic para sa vaccination ni Lily. It's Lily first vaccination. Magkaka-immune system na, ay, strong immune system na si Cordapia guys. Ay naku si Mikal, hindi pa ako tapos sa pag-prepare kay Lily. Siya, ambot, asak ha to. Ay naku. Hindi na nga ako nakapagsuklay. Pahumot na lang ta guys. Wala ko tayo magsuklay. Kasi si Tata, yung oras niya nasa CR lagi. Imbes na, sa ito gana, imbes na mag-moisturizer pa ko, wala na. Zero balance. Kasi nag-bantay bata, 1, 2, 3. Yan, umiyak na naman. Asa yung suklay ko, uy, animal. Hindi na ako magsusuklay, importante, okay na, okay, okay naman yung mukha ko. Hindi ko na lang ito idudungha yung aking buhok. Ay, maraming joy. Finally, dumating na rin si Tata at dinala niya na si Lily sa car kasi nga napakaingay ni Lily guys. Gusto niya lagi iduyan-duyan. Magsusuot muna tayo ng sapatos and this is my outfit for today, ang laki pa ng chan catch. Tataka ako na bakit hanggang ngayon umiyak pa rin si Cordapia. Akala ko dinala ni Tata. So, yan, iwanan niya lang pala ito sa gym. Ay, 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 ay. Let's go na, let's go, let's go, let's go. Siya lang dito mag-isa. Ayaw niya mag-steady lang kailangan. Go first. Diba, feel ko masaya si Cordapio. Magsuschool na naman siya guys. Sana hindi na maulit yung aksidente, no? I want to get Matt inside. I will check if there's CCTV or not. Yeah, I will just check. It's not a lock. Yan, nandito na tayo sa ating destination. Laki ng paaralan ni Cordapio guys. Para namang na-shock si Matt, uy. Feel ko na trauma pa siya sa nangyari sa kanya dito last time. But anyways, baba na tayo para mahatid na natin siya. Okay, nandito na kami sa paaralan ni Cordapio. You go na muna. Are you excited to go back? Huh? Check natin kung meron silang ano guys, marites dito sa school. Ayan na nga, dahil eager akong makita kung may CCTV ba o wala yung paaralan nila. Sabihan ko si Matt na balik tayo doon sa hagdanan. Muna tayo papunta sa classroom nila. So ayan, nag-turn left si Matt. Ayan guys, yan yung daan papunta doon sa hagdanan. Kaya lang guys, sinabihan kami na hindi kami pwedeng umakyat doon. Ayun, bumalik na lang kami sa right side. Tapos, kung nakita ako ng teacher ni Matt ay hindi niya ako kinausap. Muingon na lang unta ba na
sorry for what happened and do our best next time na hindi na maulit. Pero guys, wala talaga. Wala lang. Kakalorka. Nga, i-turn over na natin si Matt sa kanyang teacher. Natin kung hindi pa rin niya ako kakausapin. May bawal pa siyang kainin kasi meron pa siyang stitches sa labi. Wala, ayaw na ni Matt pumasok. Guys, umiiyak na siya. Ayaw niyang sumama sa guro niya. Ano ko, akala ko gusto niyang pumasok pero ngayon ayaw niya na. Nangakailangan na nating bumalik sa car kasi malapit na yung appointment time ni Cordapia. I think wala talaga to sa laan. Sa CCTV. Pabiyahe pala tayo ng 15 minutes para makarating tayo sa ating destination. The magic, andito na tayo agad. Pag nagbabiyahe kami guys, natulog pala si Cordapia. Madali ang tulog lang to kasi nga mamaya ay okay na naman yan siya. Of course, magsusuot na naman tayo ng mask kasi every time na papasok tayo sa hospital, clinic, kailangan talagang magsuot ng mask. Ganda na naman yung panahon namin ngayon dito guys, sana nga hindi na lalamig bukas. Nga in a minute, nagbabago ang weather guys, parang relasyon nyo, char. Anyway, so much for that. Papasok na tayo dito para makapunta na tayo sa doktor ni Cordapia. Pagkatapos namin sa reception, ay dumiretso na kami dito sa elevator. Two floors lang naman yung building, guys. At saka meron silang hagdanan. Kaya lang, mga lazy people kami. Bisaya pa, mga Tapulan. Kaya na nga, napakabilis naming dumating kasi nga parang pumasok lang kami at saka lumabas. Ang mainasikaso pa yung doktor ay ipiprepare muna namin si Cordapia. Narin na natin yung kanyang jacket. Jacket lang yung ating hubarin kasi malamig din guys kung hubaran natin siya ng lower. Yan na nga, ready to deliver na si Cordapia. Ready to fly na siya. Tata naman yung laging taga-fill up ng aming documents. So lucky guys kasi dati pa kay Matt until now si Tata talaga yung nagpa-process ng mga papers namin. Mabas na nga yung last patient ni Doc at kami na naman yung susunod. Papasok na kami. Pasok ko nga, sabi ng doktor ay hubaran ko daw si Cordapia kasi kikiluhin. Ayan na yung kilo niya guys. Kasi kasama ko si Mikal kasi yung doktor hindi nagsasalita ng English. Tapos kinilo ay imemeasure na naman yung katawan at ulo ni Cordapia. Sabi guys, ang bilis lang ng panahon. Tulad ko, kaka-ere ko lang sa kanya ngayon. Ang laki-laki na niya, puryabuyag. Pit nang mag-toman si Cordapia, guys. Ito rin yung kanyang first vaccination after niyang i-measure-measure dyan. Nga, binihisan ko na siya para makapunta na kami sa kabilang room para sa kanyang vaccination. Tapos ay lumabas na din kami kasi hindi rin naman nagsasalita ng English yung doktor. Prepare ko na naman to si Lily para makaalis kami agad kasi meron kaming meeting, guys. Grabe, iyak niya. Dalawang paa yung tinusok, guys. Dito yun, tsaka dito. So, may vaccine na si Cordapia. Maghihintay tayo ng 15 minutes before tayo makauwi sa atin kasi may reaction ba yung vaccine, no? Gaya dati kay Matt, naghihintay kami sa car for 15 minutes or kaya dito lang. Iwan pa pala si Tata sa loob, guys, kasi nag-uusap sila ng doktor. Ni Tata, nakakasalita naman daw yung doktor ng English. Kaya lang, nanonoseblade siya, guys, kaya ayaw niyang magsalita. Naalala ko dati, kailangan pala i-massage-massage yung natusukan. Para mabilis mag-ano yung vaccine niya, binaksin sa kanya. After 10 minutes, nakalabas na rin si Tata sa room. Ito na yung time na magtatanong ako sa kanya, ang sabi ng doktor. Everything good? Yes, I'm fine. We have meeting with Lily next month, after at least 4 weeks. And after 2 months. We have the vaccine and this. Yes, I know. You ask about the cream in the face? Yes, with the why you cry? Because the needle is like that long. Oh, it's good because she has big muscle. Needle must be big. Look about her now. So, ilagay na natin si Cordapia sa sasakyan. Ay, sa sasakyan, sa car seat para makauwi na tayo. I mean, pupunta pala tayo sa receptionist para mag-order na naman ng next meeting. Yan na nga, pagkatapos kong nalagay siya, bumaba na kami para pupunta sa reception. Diba, hindi na kami Tapulan ngayon. Ginamit na talaga namin yung hagdanan para bumaba. Kaya kanina, guys, nagmamadali kami kaya nag-elevator. Hinatid muna kami ni Tata sa sasakyan okay, at saka babalik na naman siya doon sa reception. Tinga dito, umiyak na naman si Cordapia kasi hindi na maanda yung sasakyan. Hindi niya na nafe-feel na parang dinuduyan-duyan siya. So si Tata, bumalik siya sa loob. Hinatid niya lang kami dito sa car para makapagpahinga. Tapos, bumalik siya doon para mag-order naman ng second meeting. Supposed to be, isa lang yung makapasok sa ano guys, sa dyan, sa loob. Tapos, hindi man sila nagsasalita ng English. So,
kasama ko lagi si tata. Kaya ano, kanang dalawa din kami doon sa loob sa kung saan binaksinan si Lily. So guys, nandito na kami sa bahay. Nakatulog na si Cordapia. Tingnan nyo. Ayun, kanina iyak-iyak. Ngayon, kinatulugan na siya. So far, hindi pa dumating yung kamiting namin. So gusto kong lumabas ngayon kasi maganda yung sikat ng araw. Gaya kahapon ba, napakainit. Ngayon, mainit na naman. So grab natin yung opportunity na mainit yung ano. Ah, kaya pala lumabas si tata. Meron siyang mating yung kanyang in-order na oil. Mag-grocery para kami ngayon, kaya babalik kami. So pinadudu ko lang si Cordapia. Yan yun. Pinadudu ko siya para hindi siya mag-iyak-iyak doon mamaya sa grocery. So si tata, nasa, after niya kumain, nasa ano na naman guys, sa kanyang favorite place. Habang bumabiyahe kami papunta sa grocery ay chine-check ni tata kung magkano yung solar panel energy na nakuha ng solar panel from the sun. Saya namin guys kasi nakaka-save kami ng energy. Mas maliit pa yung nagagamit namin na energy kaysa yung nasi-save namin. This month until summer ay wala kami masyadong mabayaran na energy. Guys, every winter and fall char, ka-expensive yung nababayad namin sa electricity. Sa naabot ng 42,000 to 50,000. For the talking, nandito na pala tayo sa malaking shop. Wholesale to siya na shop, guys. Actually, yung mga bumibili dito ay merong mga kumpanya. Yan na nga, nag-decision kami na ilalagay lang namin si Lily sa pushcart. Nandito kami sa malaking shop, guys, kasi may discount sana kami. Kaya lang yung coupon ay iniwan ni tata. Wala na daw siyang time. Kasi dapat mabilis lang kaming mag-grocery. Of course, nagdala ako ng mga lalagyan, no? Kasi napakamahal yung ano, pagbibili pa dito sa shop. Ayan, ilagay natin si Lily dyan sa, ano, sa cart. Ewan ko saan yan pwede ilagay si Lily. We can put Lily inside. How are you going to put her? Like that. Careful. What? I'm scared you'll pull down. No, it's normal. Ah, really? Yeah, but it's sometimes better. Baby! Okay. Okay, nandito ako sa vegetable area. Nakabili na ako ng pang salad at saka ayan, eggplant and bell pepper. So, punta tayo sa prutas, guys. Hindi ko siya tie. Ayan, may maliit dito. Okay guys, punta tayo sa chicken. Grabe, ang lamig-lamig dito. Oh, hindi pa naman ako naka-jacket. So, punta tayo sa mga meat area. Doon tayo sa fresh. Ayan. Punta tayo sa fresh na mga ano. Ay, ito yung favorite ni Alex. Ay, cabanose. Diba, siguro tayo isa para kay Alex. And then, nandito na yung fresh. Ayoy, ang daming ano guys, pang grill. OMG, kuha tayo ng pang grill. Grabe, ang dami ng pang grill dito guys. Kuha tayo ng ito siguro. Ayan, fats. I love fats. And wow, ang lalaki ng hiwa. So kuha tayo ng meat. Ayan, gusto ko mag-try ng ano, ng lechon. So, ito yung kukunin ko kasi magla-lechon ako, guys. Ayan! Tapos kung nakolekta lahat ng mga meat na gusto kong bilhin, ayan na, guys, pinasok ko na dyan. Ayan na lahat. Kulang pa nga yan, guys, kasi gusto ko pang bumili. Basta na-obsess ako ngayon sa mga meat kasi gusto kong magluto everyday. Okay, let's go to the counter. You know, once a week lang kaming napupunta dito sa grocery. Kailangan damihan ko kasi si tata more on, ano man siya, more on protein siya pag kumakain. Main reason bakit kami nandito sa malaking shop, guys, kasi mura dito yung rice. Boss, nakakabili kami dito ng malakihang
ng rice, guys, gaya sa mga maliliit na shop na maliit din yung packing ng rice. Rice is life. Kalimutan ko nga palang bumili ng bread, kaya bumalik ako at didiretso na sana ako sa push cart, kaya pinabalik ako ni tata. Okay, we're done shopping. Katapos namin nagbayad, lumabas na kami, kaya lang may nakita si tata na something, kaya natagal-tagalan pa kami paglabas. Yan, tulog pa rin si Cordapia. Dahil nakabag na yung mga nagrocery namin, ay papasok na lang din ako sa loob. Guys, look. Of course, pumili ako ng mamon. Diba sa atin, mamon to siya? Sarap! Sa amin kay Munay, masiguro to. Munay. Mamon, sarap-sarap. Dalawa yung binili ko, para kay Mata at saka para sa akin. What you eat? Mamon. I have pizza. No. I told them you have pizza. You're a pizza guy. Hang on. Country pizza. Pagdating sa bahay, inarrange ko yung aming mga nabiling groceries. Pa nga pala si Lily at si Tata ay pumunta na sa paaralan si Matt para sunduin. So guys, magluluto ako ng chicken ngayon. Yung ilalagay lang sa oven. Oh my gosh, naglalaway na ako. Hindi ko pa nga naluto guys. Naglalaway na ako guys. Ito talaga yung gusto kong bilhin doon sa shop. Yung mga meat. Kasi gusto kong magluto. So, gusto ni tata yung walang skin kasi fats daw yung skin. So, yung aking ginawa is i-mix ko na lang. Skin at saka without skin. Kasi gusto ko yung skin at saka merong ano din, guys. Merong buto. Na nga, nilagyan ko ng mga ingredients and Sprite para masarap. Oven ko pala ito siya, guys, lulutuin. Kasi nga, diba, may program yung aming oven. Maganda kasi ilagay ko lang siya, guys, tapos mag-stop lang siya ng kusa. Na nga, pinoprogram ko na, guys, kung ano yung lulutuin. Catch, poultry, and chicken, of course. Yan. And then, fresh na lang kasi walang ibang choices. Hindi naman din yan frozen. And ilalagay ko na siya. Of course, hindi naman pwedeng hindi ilagay kasi oven nga. Kaluto nga pala ako ng rice kahapon. At saka, ayan, bahaw yan siya. After ko dyan, ay pumunta ako sa taas para mag-fix ng mga damit na nalabhan. Tapos na rin pala yung mga nilabhan ko, guys. Ihang ko na naman yun mamaya pagkatapos ko nito. Kain mo na si Oka, guys. Nag-base na nga pala ako. Charang! Naladala ng power mo kasi lubat yung pound ko. Nag-base na ako kasi gusto kong lumabas kasi mainit pa siya, guys. Oh, si Lily nasa car seat pa. Buti na lang, hindi pa siya nakagising. Check ko na yung temperature niya. Ayan, hindi naman siya mainit. Sabi ng doktor na possibly daw na maano siya. Tawagan, malagnatin. Kaya chine-check ko siya. I think lalabas ako. Diyan lang sa gilid doon. Mag-chocolate muna ako. Hot choco. Ayan. Gusto ko talagang kumain ng rice. Tapos, pagkakain ako ng rice, gusto ko yung ulam ko, chicken. Ewan ka bakit nag-ano ako ngayon? Ay, nagpili-pili ko makaon. Hindi talaga ako na, ano, pag walang chicken. Gusto ko talaga yung chicken. Yung ganyan na pagkaluto. Kasi last time, ang sarap-sarap kasi sa pagkaluto ko. Kaya ngayon, kaya gusto ko na ulitin. Dumating na lang si Matt. Hindi pa ako nakakain. Sabi niya, gusto na daw niyang kumain. You want to eat strawberry? You want strawberry, right? Say yes, mama, if you want. Yes, mama. I want strawberry. Please, mama. Sweet, mama. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Amen. Tapos namin kumain ni Matt, ay pumunta na kami sa labas ng aming bahay. Sabi ni tata magpapaaraw daw siya pero nasa cellphone siya lagi. Matt naman ay naglalaro siya, of course, kasi hindi siya dinala ni tata ngayon sa playground. Customers din kasi si tata, guys. Tatlo na yung customers niya everyday. Kaya ko na nga pala to si Lily sa stroller para makahayang-hayang na si Okat magpaaraw na. Yun na, minsan lang kaming naarawan dito. But anyways, malapit na yung summer, guys.